Paano nga ba mag-transfer ng title ng isang property, no? May inaay pa kayong property na gusto niyong bilhin. May titulo naman, pero di sa usapan, kayo daw yung maglilipat ng title. So, paano nga ba gawin yun? Kung magkakilala kayong real estate broker, kayang-kaya na lang gawin yun. Pero syempre, may bayad. Pero kung wala naman, baka mapilitan kayong kayo yung gumawa. Gaya ng nangyari sa akin 13 years ago. Kinaya ko naman, nagawa ng paraan, so gusto niyo bang iturok sa inyo? So kayo ay nanonood ng Good Life TV, where we count one's blessings. No? So sa video dito, pag-uusapan natin paano nga ba maglipat ng titulo ng real estate property. Ngayon, ang disclaimer ko lang dito is hindi po ako lawyer at hindi rin ako real estate broker. Although natutunan ko siyang gawin on my own, kinapa ako, and then sa awan ng Diyos, successful naman na ilipat ko yung title ng property na bahay na binili ko 13 years ago mula sa name ng developer sa name ko. No? Kasi naka-in-house kami nun sa developer and sabi nila by batch nila pinaprocess yung title transfer. Pero since naka-in-house ka, ang laki ng interest, no? So, kada buwang lumilipas, eh, nasasayangan ako dahil halos 20,000 interest lang nasasayangan ako. So, sabi ko, sige, ako na lang yung maglalakad. So, it took me a while. Siguro ilang days din ako nag-leave para ma-transfer yung title. Pero, ayun niya, awal ng Diyos, nagawa naman. So, sa video ito, ipapakita ko yun. So, pinipare ko itong parang flowchart para mag-idea tayo. So basically, ang unang step, lalo na kung may inaay kayong property, is i-check nyo yung authenticity ng titulo ng seller, no? So yung seller, may sarili siyang kopya ng titulo na parang owner's copy. Original yun. Ngayon, hingin kayo ng Xerox. Punta kayo sa Registry of Deeds kung saan nakakasakop ng property na binili ninyo. And then, magdala kayo ng Xerox para mag-title verification. So, yung title verification na yan, dapat yung kopya ng Registry of Deeds mag-match dun sa kopya na hawak ng owner. So, dun na rin makikita kung nakasanglab ba o naka-mortgage sa banko yung titulo or kung meron pang mga ibang annotation or encumbrance or yung mga parang claim dun sa title. Ngayon, kung wala, usually sa last page yun ng titulo, kung wala naman, nagmamatch naman yung owner's name dun sa kausap ninyo, ganyan. Mukhang clean, walang annotation na banko, ganyan. Then, you may proceed, no? To finalize yung bentahan. After ng Registry of Deeds, kung saan nasasakupan yung title ng property, punta kayo sa Assessor's Office. Yung Assessor's Office naman is sa local government office yan. So, pwedeng sa City Hall or sa munisipyo na nakakasakop dun sa property. Dito naman, ang titingnan nyo is kung updated yung amilyar ng property, yung tax na binabayaran annual, no? Kasi kung hindi updated yung amilyar, hindi nyo rin malilipat yan sa pangalan ninyo. And ang kalakaran is kung sino yung may-ari, siya yung nagbabayad ng amilyar. So bago niya ibenta sa iba, dapat binayaran niya yung amilyar. Doon din, makakakuha kayo ng latest copy ng tax declaration. Yung tax declaration, isipin nyo, is parang PIN pero ng property. So, may tax ID yan, tapos sinong nagbabayad ng tax yan. No? So, yun yung tax declaration, tsaka yung updated na resibo ng amilyar. No? So, recently, nagbayad kami ng amilyar sa Taguig. So, may video kami dyan. Click nyo na lang yung link dun sa upper right corner kung interesado kayo sa pagbabayad ng amilyar. No? So, ngayon, kung malinis yung titulo and updated yung tax, pwede nyo nang i-execute yung deed of absolute sale. Or dito sa flowchart na ito is DOAS yung tinatawag. No? Basically, yung deed of absolute sale is ito yung dokumento na nagpapakitang nagkaroon ng bentahan. Sino yung buyer, sino yung seller, anong responsibility ni buyer usually is to pay taxes, to transfer the title, or pwedeng si seller yung responsibility na yun. Tapos yung hatian ng taxes kung meron man. Tapos anong mangyayari kung mag-fail yung pag-transfer dahil naka-issue, dapat nandun yung balikan ng bayad.
Ayun, yung real estate broker, may mga template na sila niyan. Pero kung wala, pwede rin naman kayong magpagawa. No? Usually, yung mga gumagawa ng affidavit, meron din silang template for that kasi ipapanotaryo nyo yun eh. So, yung mga notaryo, minsan may template sila dyan. Kung wala naman, mag-check kayo online as long as napag-agreehan ninyong dalawa ng buyer at seller. And then, na notaryo naman, I think that should suffice, no? Lalo na kung mga personal property, hindi naman malaking amount siguro and hindi naman kayo bibili sa hindi nyo pinagkakatiwala ang seller. Ngayon, kung nagkabayaran na, pwede nyo na rin hingin yung original na copy ng titulo kasi nga, lalakarin nyo na eh. Lalakarin nyo na yung paglilipat ng title sa pangalan ng seller papunta sa inyo bilang buyer. Ngayon, kung may broker kayo, pwede nyo rin i-turn over yun sa real estate broker. Mag-execute lang kayo ng special power of attorney para sila yung authorized representative nyo humarap sa mga susunod na steps at sa mga LGU and government offices para sa mga susunod na proseso. So yung next is pupunta kayo sa BIR, no? So BIR Revenue District Office. So ito is yung BIR naman na nakakasakop dun sa property ninyo kung saan magbabayad kayo ng mga taxes na transaction. So, dali nyo dito yung deed of sale, yung tax declaration na kinuha ninyo, yung copy ng titulo, yung certificate if no improvement, kung lote lang yan, no? Kailangan yun kasi ibang tax yun. Kasi kung may improvement, dalawa yung tax declaration na makukuha nyo. Isang sa lote, tapos isa sa improvement. Tapos kunin nyo rin yung TIN ng seller kasi kailangan din niya. Tapos mag-fill up kayo ng form tax 1706 and form 2000. Yung tax form 1706 is the capital gains tax, no? So, ayon sa BIR website, kailan mabayaran yung capital gains tax within 30 days from the date of sale. So, kung ano man yung date na nilagay ninyo dun sa date of sale, 30 days bilang kayo dapat makabayad na ng capital gains. Kaya yung ibang kalakaran, lalo na sa probinsya, hindi pa nila nilalagyan ng date yung deed of sale kasi hindi pa nila ready i-process yung transfer title. So, kasi nga may deadline na 30 days. Yung form 2000 naman is the documentary stamp taxes. No? So, yung capital gains tax o CGT is 6% ng selling price. So, kunyari, 100,000 yung benta ng property, 6,000 yung ano, yung capital gains tax, no? So medyo may kamahalan siya. Ang required magbayad ng capital gains is yung seller. Kasi para siyang kumita dun sa sale niya, therefore may 6% tax siya. But minsan, pwede na lang sa usapan, minsan hati yung buyer and seller dun sa tax na yun kasi may kalakihan yung 6%. Or minsan, yung buyer mismo yung nagbabayad. So depende yan sa usapan ninyo with the seller kung sino magbayad ng capital gains tax. Yung documentary stamp tax naman is 1.5% of the selling price. So kung 100,000 yan, 1.5, no? Usually naman yung buyer yung nag-shoulder niya. BIR will process these documents and then after some time, sasabihin sa inyo, balik kayo after how many days para makuha niya yung certificate authorizing registration or car once available. So, yung car is parang patunay na ginugo na ni BIR yung title transfer dahil bayad na yung applicable taxes. And then, make sure nyo lang na yung absolute sale nyo may stamp na rin ng BIR. Na yun yan, the taxes have been paid and I record na ni BIR yung transaction na yun. Ngayon, pupunta kayo sa local treasurer's office. No? So, again, this will be sa city hall or sa munisipyo kung saan nandun yung property ninyo. So, dalangan nyo yung ulit yung copy ng deed of sale, tax declaration, and yung resibo ng amilyar. And then, magbabayad kayo ng transfer fee and obtain tax clearance. Yung transfer fee, hindi ko na matandaan kung magkano yung binayad ko. But I would think it's much smaller, no? Kumpara dun sa capital gains and DST. Kasi yun talaga yung pinaka-sizable, no? So, yung transfer fee is parang depende kung magkano yung sinisigil ng local treasurer's office para paglilipat ng title nila. Tax clearance naman yung ibibigay sa inyo dito. So, parang tax clearance
is like the version ng car ng BIR, pero version niya ng LGU na cleared na rin for transfer dahil okay na yung taxes. So okay na kayo, okay na kayo sa BIR, okay na kayo sa local treasurer's office, ready na kayo bumalik sa Registry of Deeds or ROD. Ngayon, dadalhin nyo dito yung BIR stamp na deed of absolute sale, yung original copy ng title, yung car galing sa BIR, yung tax deck galing sa assessor's office, yung tax clearance galing sa treasurer's office, and lahat ng resibo, capital gains tax, documentary stamp tax, transfer fee, and yung tax clearance, no? And kung ano pa man. Ngayon, kung yung katransaksyon ninyo ay corporation, kailangan may sex cert din kayo in articles of incorporation kasi sila yung pumirma dun sa deed of absolute sale. Kailangan may karapatang document na nagpapatunay na sabi ng company, yes, itong mga nakapirma sa deed of absolute sale ay siyang ang representative ng company for these transactions. Pero kung individual naman, yung ID lang ng seller, no? Kasi para mamatch yung pirma. Magbabayad yan ng registration fees or registry of deeds, 0.25%. And then, after usually matagal to, nung time ko inabot ng 2 months, ngayon pa pina-expedite mo 1 month, ganyan, bago lumabas yung bagong titulo. So, sasabihan naman kayo ng registry of deeds kung kailan lalabas yung bagong titulo. At this point, medyo exciting na kasi yan na nakapangalan na sa'yo yung property na binili mo. So, dito medyo fulfilling yung feeling. Pero hindi pa doon natatapos yung proseso. After ninyong makuha na yung title, so, nakalagay doon this title, 0002, for example, is pag-aari ni ganyan, nakapangalan sa inyo bilang the buyer. And the title 001 or yung number ng old title is hereby cancelled. May ganun na pag binasa ninyo. So, double check nyo lang yung title kasi yung name nyo nandun dapat, yung address ng property dapat tama. Yung last is punta kayong assessor's office. So, dito kayo kumuha ng tax declaration una. Dali nyo ulit yung deed of absolute sale. Ngayon, dali nyo yung title. This time, yung new TCT na kasi na-transfer na yan sa inyo. Yung car, certificate authorizing registration, lahat ng resibo, and yung tax clearance. No? Ang gagawin nyo rito is mag-request kayo ng new tax declaration. Kasi nga, pati yung tax declaration, ipapangalan sa inyo yan, ililipat sa inyo. Na moving forward, ito na yung nagmamayari ng property and siya yung magbabayad ng taxes moving forward. No? So yun, actually, medyo straightforward nung time ko, medyo nakaka-lost yan kasi iba-ibang opisina yan, hahanapin mo pa. So suggestion ko, medyo familiarize nyo muna kung nasan yung Registry of Deeds, nasan yung BIR na nakasakop dun sa lugar ninyo. Yung Assessor's Office naman, tsaka Treasurer's Office, dyan lang yan sa my City Hall. No? Tapos, again, disclaimer lang, hindi po ako broker, hindi rin ako lawyer. Naintindihan ko lang yung proseso after ko siyang matapos. Kasi, ganun pala. So, kung hindi na siya updated, paumanhin, just wanted to share yung experience ko and knowledge ko 13 years ago. No? So, may nakalimutan pa ba ako or hindi na ba ganito yung proseso? Let me know po, no? Para ma-update ko din yung ating mga viewers and subscribers. If you have questions or comments, let us know sa comment section and we'll be happy to answer those. No? And lastly, if you found this video helpful, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Good Life TV, where we count one's blessings. No? So, blessing po, magkaroon ng sariling property para sa mga Pilipino. Kaya sana, kung magkakaroon tayo ng property, tama yung titulo and aware tayo paano ililipat ito. Kung dadaan man kayo sa broker or hindi, nasa inyo yun. Pero mahalagang alam niyo kung ano yung step by step para din hindi kayo maloko ng broker. No? So yun lang. Maraming salamat guys. And till our next video. Bye!